Good morning mga tito. Here's another unboxing video para sa araw na to. Nabili na natin ako online gaya ng dati. Ito na naman two-way radio. Yun, lumabas na. Maupin. User manual na naman. Charging dock. Power cord. Tap and snap. Kaya pala ayaw magsara dahil dito nilig siya, yun na, may butas. At yung pagcha-charge nito, pwede siya sa Type-C. Yan o, so medyo upgraded yata ito ng konti pagdating sa charging. Ibig sabihin, kahit hindi na natin ilagay dito, charging dock, meron tayong USB cable Type-C. Pagkalagay nito, kaya siguro detornilyo yung lock niya. So, pwede na natin siyang charge sa Type-C rito. Siguro sa mga full charger ng cellphone, pwede na siguro yun. Sige, bigay muna natin ito. So, ito yun. Nag-iisang ito. Yan, tapos. Yun. Okay. I'm not mistaken. Parang wala. Pala yung antena niya. Lala o wala. Naiwan sa box. So, ito pala yung build niya. Ito yung kanyang. Ito yung speaker mic. Tingnan natin yung bit. Transmit over time, 60 seconds. Mga tone lock niya. Voice, English. So kung napapansin niyo po, bumping. Halos pagdating sa menu, halos para pareho lang siya. And offset memory channel. And halos wala siyang pinagkaiba sa lahat ng bumping na nabibili. Nagkakaiba lang sila sa appearance. So, ayun siyang silver dito.
yun na nga, na-upgrade lang ng konti dito sa kanyang charging. So yun, tingnan natin yung frequency.派单设置。固定频率。确定。派单设置。固定频率。确定。派单设置，发射功率，确定。双频守候，确定。派单设置。So, ayan na. Set na siya sa frequency. Try naman natin sa power output kung may 5 watts nga siya.派单设置。Break muna natin. Ayan. So, try muna natin sa VHF. Yan yung frequency. Pushing high power.
I'm really hot. Yan. High power yan mga tito. 4-5. Ang high power. Ang nilalabas ng power output is kurang ng konti sa 5 pero siguro round off mo 5 watts na rin yan. Tignan natin sa low power kung ilan ka. 派单设置发射功率确定。Transmit. Yung transmit niya nasa 2 lang sa 1. So, siguro 1 na yun. Nararound up mo. Yan ay sa VHF. Try naman natin ngayon sa UHF. 派单设置发射功率确定。 Okay, yan. Frequency 445 decimal flat na. Pushing high power. Nasa 3 watts ang high power. Try natin calibrate. Baka yun. Ang hirap i-calibrate. Yan. Power. And frequency, UHF. So yun, nasa 3 lang talaga siya. 3. Apply natin yung low power. 派单设置发射功率确定。 0.5 lang. So, karamihan naman talaga, mas mababa yung power output ng UHF sa VHF. Okay na rin. Kasi nabili ko lang naman siya ng wala pa sa 1,900 plus. So, putik naman. Kung beginner ka sa pagra-radio, pwede na ito. Yung katagalan, upgrade ka na lang sa mga medyo branded na two-way radio. So, ito pala, mga tito, try natin kung nag-charge siya. So, ayun. Hindi man nag-blink yung kanyang battery scale. Dahil nag-red siya, ibig sabihin nag-charge siya niyan. Pag nag-green yan, it means full charge na siya. Okay naman sa charging port, sa charging dock. Try naman natin ngayon sa USB. Hindi ko lang alam kung anong magiging so ayun, may LED light din pala siya sa gilid. Naka-red, it means i-charge siya. Siguro pag nag-full charge na siya, magi-green din yan. So ayan. Diyan na lang muna mga tito. Maraming